Good morning guys! Teacher A here and welcome to Gurung Pinoy sa Amerika! So doon sa mga subscribed members ng aking community, welcome back! Salamat sa pagpanood ng video! At doon sa mga hindi pa members, kindly hit the subscribe button sa ilalim para sama-sama tayong matuto sa matematika! Okay, ayan! So ang lesson natin ngayon ay isa na namang math trick. So mabilis ang pag-multiply ng kahit na anong dalawang numbers up to 100 na walang gagamitin calculator or any other device. So, paano ba yon? Simulan na natin. Example number 1. Halimbawa, ang given ay 21 times 32. So, first step ay i-multiply natin yung mga nasa tens place. So, yung 2 at saka yung 3. So, 2 times 3 ay 6. So, write it down. And then, i-multiply natin yung mga nasa ones place. So, yung 1 times 2 ay 2. So, ito yung nasa dulo. Leave natin blank yung gitna. So, para makuha natin yung nasa gitna, ang step doon ay i-multiply natin yung dalawang nasa malayo tsaka yung dalawang magkatabi. So, yung means tsaka yung extremes. So, 1 times 3 ay 3. And then, yung 2 times 2 ay 4. Tapos, i-add natin sila. Ang sagot ay 7. Therefore, yung number natin sa gitna ay 7. So, ang answer sa 21 times 32 ay 672. So, ganun lang siya kadali. Ganun lang siya kasimple. Okay? Next, example number 2. Medyo taasan natin ng konti yung number natin. Halimbawa, meron akong 43 times, let's say, 23. Yan. So, 23 times 43. So, first step ulit, i-multiply natin yung nasa tens place. 4 times 2 ay 8. Tapos, blank yung gitna. And then, second step, i-multiply yung nasa ones place. 3 times 3 ay 9. And then, last step, para makuha yung nasa gitna, i-multiply natin yung means tsaka yung extremes. Kapag sinabing means, yung dalawang nasa, almost nasa gitna, extremes, yung dalawang magkalayo. So, 3 times 2 ay 6. 4 times 3 ay 12. Tapos, i-add natin sila. 6 plus 12 ay 18. So, anong gagawin natin kapag dalawang number yung sagot? So, yung nasa ones place na 8, yun yung nasa gitna. And then, yung 1 na to na nasa tens place, i-add natin doon sa nasa hundreds place. Ano ba yan? Yan. So, therefore, ang final answer natin, 1 plus 8 ay 9. Then, bring down 8, 9. So, the answer is 989. Okay? Dali, di ba? Sa pa. What if meron tayong, let's say, 73 times 31. Yan. 73 times 31. Again, first step, i-multiply yung nasa tens place. 7 times 3 ay 21. So, sulat natin siya ng buo. And then blank, nasa gitna. Second step, i-multiply yung mga nasa ones place. 3 times 1 ay 3. And then, yung third step, i-multiply natin yung means and extremes, then i-add natin sila. So, 3 times 3 ay 9. Then, 7 times 1 ay 7. Add them together. 9 plus 7 ay 16. So, paano ulit natin susulat ng 16 dito? So, yung 6 ay dun sa blank. And then, yung 1 dun sa nasa hundreds place. So, therefore, ang final answer natin ay bring down natin si 2. 1 plus 1 ay 2. Then, bring down si 63. So, therefore, ang 73 times 31 ay 2,263. Adi ba, dali. 3 steps lang and mamumultiply nyo na any 2-digit numbers up to 100. So, kayo naman.
What if ang given natin ay, simulan natin sa mababang number. 41 times 24. Go! I'll give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, check natin kung anong sagot. So, 4 times 2 ay 8. And then blank. 1 times 4 ay 4. Check natin yung nasa gitna. Means, tsaka yung extremes. 1 times 2 ay 2. 4 times 4 ay 16. Add natin sila. We have 18. So, 8 dito. 1 sa taas. Therefore, ang final answer ay 984. Tama ba kayo? Okay, last. Try nyo ulito. What if meron tayong 38 times, let's say, 51. Ready? Go! 5, 4, 3, 2, 1. Okay, check natin kung ano sagot. So, 3 times 5 ay 15. And then blank. 1 times 8. Ay, nabaligtad. 8 times 1 ay 8. And then yung nasa gitna, multiply natin yung means at saka yung extremes. 8 times 5 ay 40. 3 times 1 ay 3. Add natin sila. That is 43. So therefore, 3 dito. 4 sa taas. Final answer, 1. 4 plus 5 ay 9. Bring down si 8, tsaka si 3. So, therefore, 38 times 51 ay 1,938. So, ganun lang kasimple. Diba? Kahit walang calculus, madali siya, hindi nyo na kailangan gamitin yung long method. So, again, step 1, i-multiply yung mga nasa 1's place. Ay, nasa 10's place. Then, step 2, mag-leave ng blank, i-multiply naman yung mga nasa 1's place. And then step 3, i-multiply yung means, tsaka yung extremes, add them together, yun yung nasa blank or yung nasa gitna. So, ganun lang kasimple. Kung nagustuhan nyo yung ating lesson, kung natuto kayo, kindly give me a like para i-share ni YouTube sa iba. And of course, see you on my next video. Paalam!